Marjo, na hapon sa ato tanan. Kumusta kayo ngayong hapon? Nananghalian na ba ang tanan? Opo, Ginoo. Opo. Opo. Kung gayon, ay pagpapatuloy na natin ang ating talakayan tungkol sa mga wastong gamit ng bantas. Handa na ba ang lahat upang makinig? Opo, Ginoo. Opo. Imahusay. Inaanyayahan ko po si Binibining Ella May Orquiza para sa pagpapakilala sa ating ika-apat na tagapanayam. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating unang tagapanayam sa hapong ito ay naniniwala sa kasabihan na ang pagmamahal at paggalang sa wika ay katapat ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Sa kasalukuyang naninirahan sa Barangay Tapi, Cantilan, Surigao del Sur, nakapagtapos ng elementarya sa Bugsukan Elementary School taong 2011 hanggang 2012. Nakapagtapos ng Junior High School sa Cantilan National High School taong 2015 hanggang 2016. At nakapagtapos naman ng Senior High School sa Albert Azarate General Hospital College taong 2017 hanggang 2018. At kasalukuyang fourth-year student na kumukuha ng Bachelor ng Edukasyong Pangsekundarya Major sa Filipino sa Surigao del Sur State University Cantilan Campus. Siya ay si Binibining Ara O. Azarcon. Bigyan natin siya ng virtual na palakpakan. Magandang hapon sa ating lahat, sa mga binibini na at Ginoo ng sa major sa Filipino major at sa lalo na po sa ating tagapagpayo na si Binibining Kamar. Ang paksang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga bantas, Gitling, Gatlang N at Gatlang M. Paalala lang po, ito po ay pagbabalik-aral at karagdagang kaalaman na tinalakay noong ni Binibining Cindy Dumalaga noong nakaraang sesyon. Unang paksa, ito ay tungkol sa gitling. Ano nga ba ang gitling? Sige nga, sino... Ano nga ba ang gitling? Sige nga, sino ang makapagbibigay ng kahulugan tungkol sa gitling? Suwaso po, Binibini. Sige, Binibining Suwaso. Ang gitling po o sa Ingles ay hyphen, ito po ang ginagamit upang paghiwalayin ang mga inuulit na salita o mga inuulit na pantig sa salita. Yun lamang po. Mahusay. Ang gitling ay tanda upang paghiwalayin ang mga inuulit na salita o mga inuulit na pantig sa salita. Ginagamit din ito upang ihiwalay sa panlapi ang mga hiram na salitang nasa orinal na baybay at mga pangangalang pantangi. Narito ang mga halimbawa. Una, ano-ano. Dito, ginagamit sa inuulit na salita ang inuulit ang dalawang pantig lamang. Pangalawang halimbawa naman ay hali, halili at ang pangatlo naman ay pare-pareho. Dito, kung mahigit dalawang pantig ang salita, ang dalawang pantig lamang ang inuulit. Laging tatandaan, pag dalawang pantig lamang ang salita ay uulitin natin ang buo at lagyan ng gitling
Ngunit pag lumagpas na ito sa dalawang pantig, ay ang unang dalawang pantig lamang ang lalagyan ng gitling. Pang-apat, mag-shake, nagbi-make up. Itong dalawa na to ay nakikitaan ng unlapi. Ang gitling ay nililipat sa pagitang ng inulit na unang pantig ng tangingalan at ng buong tangingalan. Panghuli, nakagotse. Dito ay nagpapakita ng kagamitang ay dito nagpapakita ng ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa pantinig ang unang pantig kapag pangalawang pantangi ang kasunod. Sige nga, sino ang makapagbibigay ng halimbawa sa inuulit na salita na may kahulugan? Sino mang ready na mo? Sino-sino po? Binibining limbaga, maaari ka bang magbigay ng halimbawa tungkol sa inuulit na salita ng ng dalawang pantig? Mugaw po. Mugaw? Sige nga, binibining lugaw. Ha? Sino to, Bray? Sino to? Ay, wala bang makapagbibigay ng halimbawa? Alam ko, tinalakay na ito noong nakaraan sesyon ni Binibining Dumalaga. Mugaw po. Araw-araw po. Gabi-gabi. Mahusay. Ngayon, sa pangalawang halimbawa naman, tungkol sa dalawang pantig ang salita, ang dalawang pantig lamang ang inulit, maari ba kayong magbigay? Pulang pula. Apelyedo. Apelyedo po? Ikong po, pulang pula. Mahusay. Sumunod naman tungkol sa nakikitaan ng anlapi, ang gitling. Nakikitaan ang gitling ay nililipat sa pagitan ng inuulit sa unang pantig ng tangingalan at ng buong tangingalan. Sino ang makapagbibigay ng kahulugan nito? Ay, halimbawa pala. Wala? Naghugas po. Mahusay. Sa panghuli naman, magbigay ng halimbawa na nagpapakita ng ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig kapag pangalawang pantangi ang kasunod. Sige nga, sino ang makapagbibigay ng ng halimbawa? Kung wala, ay magtatawag na lang na ako ng apelyedo. Binibining Umapoy, maaari ka pag makapigay ng halimbawa na nagpapakita ng ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig kapag pangalawang pantangi ang kasunod? Binibining Umapoy. Okay, ulit po yung tanong. Ang tanong ko po ay, maaari ka bang makapagbigay ng halimbawa? Okay, ulit po ng tanong. Putol-putol po kasi. Ang tanong ko po ay, maaari ka pang makapagbibigay ng halimbawa na nagpapakita ng ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig kapag pangalawang pantangi ang kasunod?
Halimbawa nito, nakagotse. Wala. Sige nga, ang mayroon din mga halimbawa na nagpakita na ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig. Ito ang maka-Filipino, pakaluukan, makabansa. Naintindihan niyo po ba? Opo. Opo. Short. Opo. Mahusay. Ngayon ay dumako naman tayo sa nakikitaan ng gitling. Ito yung paghihiwalay ng numero na kung saan ginagamitan ito ng gitling na nakikita ay ginagamitan ng gitling sa paghiwalay ng mga numero ng pangkat ng numero sa telepono tulad ng telepono, ISBN, ID at kaori. Narito ang mga halimbawa na nakikitaan ng mga gitling. Naintindihan niyo po ba? Opo. Opo. Mausay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagbabaybay. Ginagamit din ang gitling sa pagbabaybay ng mga titik ng salita. Maaari niyo bang basahin ang halimbawa ng pagbabaybay? Binibining Suwaso, maaari mo bang basahin ang halimbawa ng pagbabaybay? Opo, Binibini. Halimbawa, ang Pilipinas ay ibinabaybay na F-E-L-E-P-E-N-A-S-O. Kaya naman ay capital F-I-L-I-P-I-N-E-S. Maraming salamat. Ang Pilipinas ay ibinabaybay na F-gitling, I-gitling, I-gitling, I-L, gitling I, gitling P, gitling I, gitling N, at gitling A, at gitling S, o kaya naman ay binabaybay ito sa pagbigkas ng capital F, gitling I, gitling L, gitling I, gitling P, gitling I, gitling N, gitling A, at gitling S. Yan ang halimbawa ng pagbabaybay na kinikitaan ng gitling. Ngayon ay dumako naman tayo sa pananda ng panlapi. Maaari mo bang basahin, Binibining Suya, kung ano ang kahulugan ng pananda ng panlapi? Opo, Binibini. Ang gitling pananda ay upang malaman kung ang panlapi ay unlapi, gitlapi o hulapi. Maraming salamat. Ang pananda ng panlapi dito ay upang malaman kung ang panlapi ay unlapi, gitlapi o hulapi. Narito ang mga halimbawa na kung saan sa isang salitang nagbasa ang unlapi ay nag. Sa pangalawa naman ay ginawa na kung saan ang gitlapi ay N. Sa pangatlo naman ay unahan na kung saan ang hulapi ay han. At sa panghuli naman ay sinasama ang unlapi at hulapi na magsulatan na kung saan ang unlapi at hulapi ay mag. May katanungan po ba dito sa pananda ng panlapi? Sige, kung wala, ngayon ay dumako naman tayo sa senyas ng naputol na salita. Dito, ginagamit ang gitling bilang senyas na naputol ang isang salita sa dulo ng isang linya at nasa susunod na linya ang karugto.
Mahalaga ng wasto ang pagpapantig sa naging pagputol sa salita sa dulo ng linya. Narito ang mga halimbawa na kung saan nagpapakita ng sinyas ng naputol na salita tulad ng halimbawa nito. Mainang ang pagsagot ng estudyante, ngunit kailangang ipaliwanag ang ibig niyang sabihin sa pagbanggit sa mga Negrito bilang mga ninuno natin. Nangangahulugan ba na lahat ng mga Pilipino sa kalusuyan ay may dugo ng Negrito? O nais lamang niyang idiin na mga Negrito ang unang nanirahan sa ating mga isla? Dito ay kinikitaan ng sinyas ng naputol na salita ang ipaliwanag na kung saan na hindi na siya kasya sa panghuling pangusap. At maaari ring ang gamitin ang sinyas ng naputol na salita sa isang sanaysay. Naintindihan niyo po ba? Opo. Opo. Sige. Ngayon ay dumako naman tayo sa gatlang N at gatlang F. Ngunit bago ang lahat, may dalawang uri ng gatlang. Ang gatlang N at gatlang M, noong wala pang computer, karaniwang ginagamit ang gitling sa gamit na para sa gatlang N. Ngunit ang gatlang N ay iba sa gitling at may mga tiyak na gamit. Una, ang gatlang N. Maari mo bang basahin Binibining Palma? Binibining Palma. Okay, ako na lang. Ang gatlang N ay ginagamit upang katawanin sa simbolo ang salitang hanggang. Madalas itong ginagamit upang ipakita ang sinaklaw na ng oras, pitsa o datos upang sanggunian. Halimbawa nito, 171 hanggang 186. Ito ay kinikitaan ng hanggang yung pitsa sa gatlang N. Sumunod naman ay alas 9 hanggang alas 11. Pangatlo naman ay taon 2 hanggang 4 mga tumo ng journal. Sumunod na ay panghuli ay 78 hanggang 89 mga pahina ng aklat. Dito nakikita ang hanggang sa oras o petsa o datos ng pasanggunian. Sumunod naman, ginagamit din ang gatlang N sa mga panahong nagpapatuloy o hindi alam ang karugto, gaya sa mga petsa ng kapanganakan at kamatayan. Dito ay walang impormasyon hinggil sa kamatayan. Narito ang mga halimbawa. Ika-10 ng Enero, 170,000. Ito ay hindi tiyak ang kamatayan. Pangalawa, Enero, 190,000 hanggang ngayon. Ika-9 ng Marso, 194 hanggang ngayon. Sumunod naman, 14 Agosto, 191 hanggang ngayon. Ito ay nilalagyan ng gitling sa huli ng taong kung ito ay walang impormasyong hingil sa kamatayan. Ngayon ay dumako naman tayo sa gatlang M. Ang gatlang M naman ay ginagamit upang magsaad ng pasamantalang pagtigil sa pagbaba o sa daloy ng idea at sa pagdiin sa paliwanag. Narito ang mga halimbawa.
huwag mong masamain, ngunit ilalagyan ito ng gatlang M. Pangalawa naman, patawad sa aming inaasal da, gatlang M. Hindi ko alam kung magagawa, ngunit ako'y umaasa na mapabigyan ng ating hiling. Walang magagawa ang karamihan kahit magplano silang masama sapagkat makikita ng mga tao ang kabutihan ng planong ito. Lagi nating tatandaan na magkakaiba ang gatlang N sa gatlang M. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsulat ng dialogo. May mga publikasyon ding ginagamit ang gatlang M sa pagsulat ng mga sinipikong teksto. Ito ay kadalasan sa dialogo. Halimbawa sa isang pangungusap. Sigurado ba siyang hindi na siya magpapahinga? Dito, nilalagyan ng gatlang M sa unang pangungusap at pangalawa naman ay nilalagyan din ng gatlang M sa unang pangungusap. Opo, nabanggit niyang marami pa siyang tatapusin sa opisina. May mga katungungan pa po ba? O paglilinaw? Okay, kung wala. Ngayon ay dumako naman tayo sa gatlang 3M sa sanggunian. Narito ang ano nga ba ang gatlang 3M sa sanggunian? Bukod sa gatlang M, mayroon pang gatlang 3M o tatlong gatlang M na sunod-sunod. Ginagamit ang gatlang 3M sa listahan ng mga sanggunian o talasanggunian at may lahok na kasunod ng sanggunian mula sa isang author. Narito ang halimbawa ng gatlang 3M sa sanggunian. Almario Virgilio S. ang pag-ibig sa bayan ni Andres Bonifacio, Maynila UST Publishing House, 2012, gatlang M, pag-unawa sa ating pagtula, Maynila, Anvil Publishing, Inc., 2006. Yun lang po ang aking paksang tatalakay ngayon. May mga katanungan ba o paglilinaw sa aking talakayan? Okay, kung wala ay maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat po, Binibining Ara Zarcon, sa pagbahagi ng inyong makabuluhang kaalaman hinggil sa muli, tinatawagan ko po si Binibining Ella May Orquiza para sa pagpapakilala sa ating huling tagapanayam. At ang huling tagapanayam natin sa araw na ito ay nakapagtapos ng elementarya sa Lanuza Central Elementary School taong 2011 hanggang 2012. Nakapagtapos naman ang sekundarya sa Mataas na Paaralang Pambansa ng Floreta Herrera Irizarry taong 2007 hanggang 2018. Kasalukuyang fourth-year student na kumukuha ng Bachelor ng Edukasyong Pangsekundarya Major sa Filipino sa Surigao del Sur State University, Cantilan Campus.
manunulat ng high school at kasalukuyang miyembro ng Craftsman. Opisyal na publikasyong pampahayagang ng STSSU Cantilan Campus, siya ay walang iba kundi si Ginoong Brian A. Mularong. Bigyan siya natin ng virtual na palakpakan. Maraming salamat, Binibining Ella May Orquiza. Marajon na hapon sa ato tanan ka, Major. Marajon na hapon. Marajon na hapon. Marajon na hapon. Hapon. Nakapananghalian na ba ang lahat? Opo, Ginoo. Opo. 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 Kumusta kayo ngayon, ka-Major? Maaari niyong i-unmute niyong mikropono upang sagutin kung kamusta kayo ngayon. Maaari niyo rin i-type sa ating message dyan sa Google Meet. Kumusta kayo ngayon? Okay lang po, Ginoo. Okay lang po, Ginoo. Okay lang po. Ang iba naman, kumusta kayo? Mabuti po, Ginoo. Okay lang po, Ginoo. Okay, mabuti naman kung ganyan. Sa ngayon ay ipagpapatuloy natin ang talakayan hinggil sa mabantas. Ngunit bago tayo ganap na pumalaot sa ating talakayan ngayon, ay may isang laro muna ako sa inyo na may nalaman sa ating paksa ngayon. Kung sino yung unang sasagot ay banggitin nyo lang yung pangalan nyo at sagutan ninyo ang para sa unang bilang. Maliwanag ba? Paunahan ito dahil may puntos kung sino yung unang makasagot. I-unmute nyo lang yung mikropono nyo at maaari kayong magsalita hinggil sa bilang isa. Handa na bang lahat? Opo. Okay. Mahusay. Para sa unang bilang, sa tingin ninyo, anong uring bantas ito? Kuwit po. Riyo yan. Kuwit? Hindi. Panaklong po. Ano? Panaklong po. Panaklong po. Apelyedo? Pumanhin po. Apelyedo po. Suya po. Suya po, Ginoo. Ano yung sagot mo? Panaklong po. Panaklong, tingnan natin. Mahusay. Para sa unang bilang, ang simbolong ito, ang bantas na ito ay tinatawag natin na panaklong o sa Ingles ay parenthesis. Para sa ikalawang bilang naman, apelyedo? Manatag po. Toldo. Toldo. Mula po. Si Galindo? Sino si Galindo? Ako po, Ginoo. Anong yung sagot mo? Tuldok po. Tingnan natin. Mahusay. Tuldok ang bantas na ito. Para sa ikatlong bantas naman sa ito. Para po. Sa ikatlong bantas na po. Mugaw po. Mula po. Mula? Mula. Opo. Ano po? Mula po. Ano yung sagot niyo po? Kudlit po. Kudlit, tingnan natin. Tama. Para sa ikaapat na bilang naman. Suwaso po. Clar. Suwaso po. Clar. Si Binibining Clar po yung una kong narinig. Panaklaw. Panaklaw, tingnan natin kung panaklaw. Mahusay. Para naman sa ikalimang bilang, anong klaseng bantas ito? Suwaso po. Suwaso, maaari mo bang sabihin yung sagot mo? Pahilig po, Ginoo. Pahilig, tingnan natin. Mahusay. Para sa ika-anim na bilang naman o sa panghuling bilang natin, anong klaseng bantas ito? Mula po. Clar. Mula? Anong klaseng bantas ito? Tutuldok o ellipsis. Mahusay. Ang bantas na ito ay tinatawag natin na ellipsis.
Kaya dumako naman tayo sa mga bantas. Una nating tatalakayin ngayon ay ang panaklong. Sinasabi na ang isang panaklong ay ginagamit upang ibukod sa iba pang bahagi ng pangungusap o talata ang isang ideya, salita, pahayag o pangungusap. Makikita natin sa halimbawa, sapagkat marami nang hinahamak sa lipunan, lalo't hindi malay ang karimlan. Kailangan pa ng maraming intelektual na tutulong sa kawawang bayan. Mapapansin natin na yung parilalang lalo't hindi malay ang karimlan ay ibinukod mula sa parilalang sapagkat marami ang hinahamak sa lipunan. May mga halimbawa pa po ako dito sa susunod na slide. Meron po nga tayong halimbawa sa panaklong. Kung paano natin gagamitin ang isang panaklong. Ito po ay isang sanaysay. Sanaysay ko po tungkol sa pagpapalaga sa kultura o sa gintong pamana ng inyong sa inyong kultura. Kinuha ko po ito sa aking sanaysay. 10 taon po lamang ako nang magpasyang magpakasal ang aking manoy, kuya at ang kanyang uyab, kasintahan. At sa mismong araw ng kasal, isasagawa naming ang magsibay kung saan ay magsasayawan ang lahat ng sirong habang kaming ikinakasal ay sasabitan ng ayab. Mapapansin natin na ginagamitan ng panaklong ang salitang manoy dahil ito ay isang katutubong wikang Surigaonon, ginagamitan natin ng panaklong upang bigyang diin ang kahulugan ng salitang manoy dahil hindi lahat ng mambabasa ay nakaiintindi ng salitang manoy. Gayon din sa salitang uyab na iligay natin sa panaklong ang kahulugan nito na kasintahan sa wikang Filipino. Gayon din sa sirong na isang uri ng pagsasayaw o kuratsa at yung ayap ay yung paglalagay ng pera sa damit ng ikinakasal. Maliwanag ba? Opo. 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 Okay. Sinasabi rin na ginagamit ang panaklong para sa tamang pagbigkas ng mga hiram na salita na ginagamit sa orihinal nitong anyo at para linawin ang orihinal na salita sa isang ginagamit na salin o re-spelling. Halimbawa sa unang salita, ang ginagamit ang panaklong kung paano nito bigkasin. Ito ay binibigkas ng Zeitgeist. At sa pag-re-spelling o sa salin ng salitang carbohydrate sa Ingles, mapapansin natin ang pagsasalin ito ay nasa carbohydrate na ginagamitan ng panaklong kung ano yung kahulugan ng sinisinasalin natin o sa re-spelling ng salitang carbohydrate. At yung gahom naman o yung hegemony sa lupa. Ginagamit din ang panaklong para sa pagtukoy ng author, pahina at taon sa mga tekstong ginagamit. Mayroon tayong ditong halimbawa, ayon kay Bailey 2011, ang kwalitatibong pamamaraan ay may layuning alamin ang mga isyo mula sa pananaw ng mga kalahok at mauunawaan ang mga kahulugan at interpretasyon na ibinibigay nila sa kanilang mga kilos. Mapapansin natin na gamit ang panaklong ay binukod natin ang taon ng ang taon sa isa sa sabihin sa ayon kay Bailey. Maaari itong kasing halimbawa nito ay sa mga pagsusulat ng review of related literature kung mapapansin natin sa ating thesis o sa pananaliksik, mapapansin natin na mayroon tayong ginagamit na APA format o MLA format para sa pagsulat ng mga citation o ito yung kagaya nito ayon kay Bailey is nasa loob ng panaklong ang taon. Maaari rin ayon kay Bailey nasa loob rin ang pangalang Bailey, bantas na kuwit at taong 2011. Meron din tayong isang halimbawa para sa panaklong. Ang mental health ay estado ng kagalingan o well-being ng isang tao kung saan nagagamit niya ang kanyang potensyal na kakayanan niyang harapin ang mga stress o problema sa buhay, nakapagtatrabaho o nakagagawa ng mga gawain ng mahusay at nakapag-aambag sa kanyang pamayanan.
mula kasi dahil kinuha natin ang kahulugan ng mental health, ay inilagay natin sa panaklong ang pinagkukuna natin ng source o yung nagbigay ng definisyon ng mental health. Ito yung World Health Organization, gamitan natin ng Kuwait at yung tao ng kanilang pagbibigay definisyon. Oh, dumako naman tayo sa mga, nakikita niyo ba sa screen ang mga salita? Opo, Ginoo. Opo. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Nakikita niyo po ba sa screen? Opo. Opo, Ginoo. Opo. Dalawa lang yata yung naririnig ko. Nakikita niyo po ba sa screen? Opo, Ginoo. Opo. Ah, mahusay naman. Opo, Ginoo. Mahusay na buhay tayo ngayon. Sa, para sa unang mga salita, sa'yo na may kudlit o sa'yo na walang kudlit? Maaari niyo bang banggitin ang inyong apelyedo at paunahan tayo sa pagsagot kung ano yung tama sa kanila sa dalawang salita, sa'yo na may kudlit? Ryu yan po. Ryu yan. Sa'yo po na may kudlit. Yung sa'yo na may kudlit. Tama. Opo. Ang tamang sagot dito sa una ay yung sa'yo na may kudlit dahil contraction ito ng salitang sa at iyo. Kaya ginagamitan natin ng kudlit. Mali ang pangalawa itong sa'yo dahil walang salitang sa'yo. Kailangan gagamitan natin ng kudlit. Isa rin itong sa kamalian ng ilang sunulat o isa, ilang mga nagsasanay sa pagsusulat dahil minsan ay isinama ni isang salita lang yung paggamit nila ng salitang sa'yo. Maaari naman siyang isang salita, ngunit gagamitan natin ng kudlit bilang construction ng salitang sa at iyo. Para naman sa nyo, ang unang nyo ba o yung pangalawang nyo? Manatad po. Manabat? Ano sa tingin mo yung tama rito? Yung una o yung pangalawang nyo? Walang kudlit po. Ano po? Yung pangalawa po. Yung pangalawa? Opo. Para na sa kalawang, ang tasa, ang wastong gamit dito ay yung nyo na may kudlit. Sapagkat ang nyo na may kudlit, ito ay nangangahulugang ninyo. Wala pong salita na nyo. Ito sa pangalawa, wala po ito nyo na walang kudlit. Ang tama po ay nyo. Ito po ay kinaltas po natin yung titik na N. Kaya naging nyo ang salitang ito na may kudlit. Para naman sa ikatlo, kayat na may kudlit. Kayat na may kudlit. Apo. Ayan sa. Kasi Fedo po, Liza. Ano po? Kayat na may kudlit o wala? Yung may kudlit? Hindi ko po naririnig. Paumanhin po. Yung may kudlit po, Ginoo. Yes. Yung may kudlit, tama. Ito rin ay construction ng salitang kaya at kaya, kayat. May kudlit yung, tatandaan natin itong mga ka-major sa pagsusulat natin, ha? Kailangan may kudlit yung mga salitang isinama natin sa isang salita. Ito kasi dalawang salita, ngunit naging isang salita nang ginamitan ng kayat. At mahalaga rin ang paggamit ng kulit dahil may mga sa pagsusulat ng tula, kung ginagamitan, kung ito ay may sukat at may tugma, kailangan nating ipagsamaahin yung salitang kaya sa at dahil magiging isang salita ito kung sobra na yung mga salitang ating ginagamit sa ating tula. Gayun din sa salitang sakin na dalawang salita o sakin na isang salita. Ano sa tingin niyo ang tama? Yung may kudlit. Ano po? Luwaris po. May kudlit. Luwaris po? Yung una o yung pangalawa? Una po. Yung una mahusay. Ang tama rito ay yung una dahil ito ay sa dalawang salita, sa at akin. Kinaltas yung
titik na A, kaya ginamitan ng kudlit na, ay kaya ginamitan ng kudlit. Mali ang sakin, walang salitang sakin. Kailangan may kudlit ito. At sa panghuli naman, paano o paano? May kudlit o wala? May kudlit. Mahusay. Ay, sino yung sumagot? Mugaw? May kudlit po. May kudlit, mahusay. Ito ay tinanggal yung titik A dahil ito ay salitang paano. Maraming salamat sa iyong kooperasyon hinggil sa gawaing ito. Ngayon, dumako naman tayo sa ating talakayang hinggil sa kudlit. Sinasabi sa tuntunin sa manual na pagsulat na ang kudlit daw ay ginagamit sa tuwing mayroong tinatanggal o binabawas na titik sa isang salita. Halimbawa nga kanina, sa kin ang bag na to. Mapapansin natin na tinanggal yung titik A, kaya ginamitan natin ang kudlit na sa kin ang bag na to. Gayun din sa pangalawang halimbawa, ito ba ang payong ninyo? Ito ba ang payong nyo? Kinaltas din yung titik na N, kaya naging may kudlit na nyo. Tandaan, iwasan ang pagpapaikli ng mga salita sa isang formal na sulatin. Ito rin yung dapat nating tandaan, mga ka-major, dahil hindi minumungkahi na gamitin natin ang pagpapaikli ng mga salita sa formal na sulatin dahil kailangan nating i-spell out ang buong salita. Halimbawa kasi sa isang sanaysay, kailangan nating iwasan, hindi ko sinasabing na hindi natin gamitin, pero inumungkahi kung gamitin ang, I know, huwag paikliin ang mga salita dahil lalong-lalo na kung isang sanaysay ay may limitadong salita na dapat taglayin. Halimbawa kasi yung kung ang sanaysay ay may minimum na 150 na salita, para makuha natin yung 150 na minimum na salita, ay kailangan nating huwag nating paikliin ang mga salita. Diba? Mayroon pa rin dito tayong tandaan. May mga salita sa Filipino na sapagkat nakasanayang banggitin ng magkasunod ay inaakalang isang salita lamang na isusulat, halimbawa ang ilan ng ganito. Ano ba yan? Sa tingin ninyo, ano kaya yung mali sa salita ay sa pangungusap na ito? Ano ba yan? Wala? Dapat po, Ginoo, ano ba yan? Apelyedo po? Ryu yan po. Ryu yan. Ano ba iyan? Yung kudlit po na... Ano ba iyan? Mahusay. Ano ba? Dahil dapat ito ay ano ba iyan? Maaari ba natin gamitan ng kudlit ang salitang iyan? Opo. Okay, mahusay. Para naman sa ikalawang pangungusap sa bagay, hindi ka nakikinig. Sa tingin ninyo, ano kaya yung mali rito? Yung walang pong space yung sa bagay. Okay, titingnan natin yan sa next na slide. At sa ikatlong pangungusap naman, po. Ikaw ba tong nasa larawan? Sa tingin ninyo, ano kaya yung mali rito? Ikaw ba itong batong larawan po, Ginoo? Ano po? Ikaw ba ito? Yung batong... Ang tanong ko po ay anong salitang mali... Ano po ang mali sa pangungusap na ito? Yung salitang batong... Wala pong kudlit. Sige, yung batong tignan natin yan sa next slide. Sa pang-apat naman, ano kamo? Yung salitang... Yung kamo. Kamo po. At sa... Panghuli ay naroon na ang kukuha ng retrato. Sa tingin ninyo, ano kaya yung mali? Naroon. Okay, titingnan natin sa next slide. To. So, para sa pagwawaso kanina, mali ang ano ba yan? May salitang bayan na ang kahulugan ay lungsod o yung munisipyo. Ngunit hindi naman pwedeng sabihin na ano ba yan? Ano ba yan?
ang wasto ay ano ba yan? Tinanggal natin yung titik na ay at ginamitan ng kudlit kaya naging ano ba yan? At dalawang salita ito. At sa sabagay naman, ito rin ay isa sa mga kamalian. Kailangan ng salitang sabagay ay dalawang salita. Iwasan natin ang pagdidikit ng salitang ito. Ito ay dalawang salita. Tandaan natin ito ka-major. At ikaw ba itong nasa larawan? May salitang bato na ang ibig sabihin ay stone o rock. Ngunit walang, hindi akma kung ang gagamitin natin salitang batong ay itong walang kudlit at isang salita lamang. Kailangan ikaw batong nasa larawan. Ibig sabihin, kung ikaw ba itong nasa larawan na tinanggal natin yung titik na ay at ginamitan ng kudlit at naging dalawang salita ito. Ikaw ba itong nasa larawan? Sa ano ka mo? Kailangan rin, ganun din yung mali, kailangan dalawang salita at ginamitan ng kudlit. At sa panghuli naman ay naroon na ang kukuha ng retrato. Walang kudlit yung naroon dahil ito ay salitang naroon. Kaya naging, may kung gagamitan natin ng kudlit, ito ay naroon na ang kukuha ng retrato. Pwede rin hindi natin gamitan ng kudlit, pero kailangan i-spell out natin. Kailangan naroon. Pero kung gagamitan natin ng kudlit, naroon. And mayroon din tayong isa parito. Nasaan ng ulam? Alam naman natin na may salitang maikling nang, may mahabang nang, ngunit mayroon ding salitang nang na may kudlit. Anong ibig sabihin ng nang na may kudlit? Ang salitang nang na may kudlit, ito ay construction ng salitang na at ang. Kaya kapag ipinagdikit o kaya kung ipinagdikit, kailangan gagamitin natin ng kudlit ang isang salitang ito. Kaya nasaan na ang ulam? Hindi natin pwedeng sabihin sa dito, tingnan natin, nasaan ng ulam? Dahil ang nang ay kasing kahulugan, ay yung mahabang nang na N-A-N-G ay kasing kahulugan kasi yan ng upang, kasing kahulugan yan ng noong. Hindi naman pwede nasaan noong ulam, di ba? Kaya ang ating gagamitin ay na may kudlit at nang. Dumako naman tayo sa isa pang bantas, yung tinatawag natin na panaklaw. Ang panaklaw o bracket ay ginagamit tuwing mayroong idinagdag o binabago sa siniping original na teksto ang editor o sino man sa pangkat pang editing maliban sa manunulat nito. Magandang halimbawa ang muling paglilimbag ng mga akda ng katipunan sa panitikan ng Rebolusyon 1986 ni Virgilio Almario. Mayroon po tayong halimbawa rito. Kupkupin mo naman ituro ang landas ng katahimikan at magandang palad. Ginagamitan natin yung panaklaw sa pakikibakay tapunan ng lingap. Kaluluwa namin ng di mapahamak. Sinasabi nito na ginagamit tuwing mayroong idinagdag o binabago. Kaya dito sa isang akda, idinagdag yung sa pakikibakay tapunan ng lingap sa isang teksto o sa isang akda. Ngunit kailangan sa paglagay natin ng pangungusap o salita sa isang, halimbawa sa tula, kailangan ang atin rin ilalagay ay konektado sa paksa. Kaya kung may tayong idinagdag, gagamitan natin ng bracket. Ito po yung simbolo ng bracket. Dumako naman tayo sa gamit ng bracket sa agham at matematika. Ginagamit ang panaklaw o bracket, particular na sa algebra. Sa halimbawa, nakikita natin yung mga numero sa ito ay sa may kinalaman sa larang sa matematika sa particular na sa algebra. Ginagamit ang bracket sa isang set o subset ng mga numero. Ito yung po yung bracket po. Isa po itong set ng isang numero. Dumako dahil matapos nating tinalakay ang tungkol sa panaklaw,
Bako naman tayo sa isa pang uri ng mga bantas. Yung tinatawag natin na pahilig o sa Ingles ay slash. Ito ay tinatawag na slash. Ito yung kanyang simbolo at iminungkahing isalin sa pahilig ay ginagamit para sa pagpapakita ng alternatibong elemento ng pagpipilian. Ito po yung keyword natin, ng elemento ng pagpipilian. Pwede raw din itong sa pangatnig na O. Halimbawa, babae. Ang paggamit ng CR ay pwede, ay ang paggamit, ang damit na ito ay pwede sa babae o sa lalaki. Maaari ring sa pagsusulat natin ng isang sanaysay, gamitin natin at o yung O. Sa doktora, doktor para sa lalaki at doktora naman para sa babae. Sa propesyong abogado, gagamitin din natin ng slash o pahilig para sa pagpipilian. Ginagamit din ang pahilig sa saklaw ng panahon. Nagpainit sa ulo ng mga tao ang balitang pagtaas ng singil sa kuryente sa taong 2014 po ito. Technical, mali po yung pagka-type. 2014 hanggang 2015. Ginagamit din ang pahilig sa saklaw ng panahon. Ang yung slash pala ay maaari rin nating gamitin sa saklaw ng panahon, yung tinatawag natin na yung sa tinalakay ni Binibining Asarcon, yung dash, yung pinakamaliit na dash, ay maaari yung pala yung pahilig rin hanggang yung kasing kahulugan nito. May anyo rin ng pagsulat ng petsa numeral na ginagamitan ng pahilig. Ito po yung root, yung keyword natin dito. Ngunit hindi iminumungkahing gamitin ang anyong ito sa formal na pagsulat. Kung nagsusulat po tayo ng isang liham, iwasan po natin ang sa formal po na pamamaraan, iwasan po natin ang paggamit ng numero at paggamit ng pahilig. Maaari po natin gamitin yung Marso 9, 1944. Iwasan po natin yung paggamit ng ito yung simbolong pahilig. Ganyan din sa Pebrero 29, 2000. Ito po ay maaari po itong gamitin para sa mga talambuhay, pagsusulat ng diary, yung ganitong yung paglalagay ay paggamit ng pahilig para sa petsa o sa taon. Ay yung pahilig raw din, pahilig din ay representasyon ng salitang kada at bawat. Kinakatawan din ng pahilig ang panghalip na per o kada o bawat. Ngunit muli, sa formal na pagsulat ay hindi iminumungkahi ang paggamit nito. Maaari raw gamitin ang simbolong pahilig daw ay maaaring natin gamit, kinakatawan yung salitang per o kada. Halimbawa po, 75 pesos kada kopya, halimbawa, ng isang libro. Maaaring ding 120 kada piraso ng chorizo at maaaring ding 38 dosena ng itlog. Patandaan lang natin na yung simbolong pahilig ay maaaring natin kinakatawan din yung salitang per o kada. Madalas makikita ang gamit ng pahilig, makikita rin natin yung ang simbolong pahilig sa agham at matematika. Katulad nito, yung 1C equals 299.792.58 meter per second. Makikita po natin yan ay yung sa ang simbolong pahilig po ay kinakatawan din yung ito po yung salitang per o kada. Dumako naman tayo sa pahilig sa pagsipin ng tula. Una sa pagpapakita ng hati ng taludtod. Ito po ay halimbawa ng isang taludtod sa isang tula. Tayo'y huwag mainam sa balat
pagkat di kinakain at karaniwang magkalaman ng masaklap. Hinahati po yung mga salita sa loob ng isang taludtod sa isang tula. Maaari po natin gamitin yung simbolong pahilig. At lalong-lalo na sa mga, kung may mga pabasa o may mga speech choir sa pag-iensayo, gamit na gamit yung salitang pahilig para kung saan tayo hihinto, saan natin bibigyang diin yung mga salita. Pangalawa, gumagamit ng dalawang magkasunod na pahilig upang markahan ang una at ang simula ng ikalawa sa magkasunod na dalawang saknong na ginagamit sa pagsipi. Halimbawa, kahit ang payo ni Balagtas laban sa Laki sa Layaw ay may kalakip na dahilang radical gaya sa pagsasabing at sa katuwa ay kapag namahasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Makikita natin na ang sinasabi nito na ang ginagamit daw ang dalawang magkasunod na pahilig, dalawang pahilig upang markahan ang una at simula ng ikalawa sa magkasunod ng dalawang saktong. Ito po yung yung pangungusap na una at simula sa ikalawang magkasunod na saktong sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis na mamayay sukat tibayin ang dibdib. Ginagamitan po ng ellipsis, lalaman natin yan sa sunod-sunod na slide dahil tatalakayin natin, paano nga naman maaaring mabuhay sa isang mundong maligalig ang isang tao na hindi marunong dumanas ng hirap. Maaaring din natin makikita rin natin sa isang website o sa isang URL ang paggamit ng simbolong pahilig. Katulad nito, na hinihiwala yung pangalan ng organisasyon o pangalan ng isang kumpanya, halimbawa po nito sa dalawang pahilig po sa HTTP, dalawang pahilig po hanggang dito po. Okay. Kanina, natalakay natin yung ellipsis. Ngayon ay ating tatalakayin ang ellipsis. Ano ba ang ellipsis? Ang ellipsis ay kinatawan ng mga nakaltas na salita, parirala, linya o pahayag sa isang sinisiping teksto nang hindi nagbabago o nawawala ang kahulugan nito. Ang ellipsis daw ay kinakatawan ng tatlong toldok na paipatlang bago at pagkaraan ng bawat isa at maaaring sundan ng iba pang bantas. Ang swastong pagsulat ng ellipsis o yung tinatawag natin na tatlong toldok ay kailangang toldok muna, pagkatapos ay patlang, toldok, patlang, at toldok. Ang ellipsis daw ay mga nakaltas na salita. Ano ba yung mga nakaltas na salita, mga nakaltas na parirala na hindi raw nababago ang kahulugan? Malalaman natin yan sa susunod na slide. Halimbawa, personal ang aking pagsasalin noon pa at hanggang ngayon. Sa dahilan at sa proseso, anuman ang sabihin ng iba, kung gusto ko ang isang akda, kanino mang akda, isinasalin ko at sa paraang gusto ko. Ito ay maaaring paikliin natin sa gamit ang ellipsis sa ipagkatawan sa mga ellipsis, ang kinaltas na mga bahagi ng pangungusap. Mayroon tayong kakaltasin na mga pangungusap dito sa loob ng isang parirala na hindi nawawala raw ang kahulugan. Ito po yung original, yung personal. Para po sa paggamit natin ng ellipsis, personal ang aking pagsasalin. Ellipsis, yung tatlong toldok, sa dahilan at proseso. Sa paggamit nito, mapapansin natin na nawawala yung noon pa at hanggang ngayon. Di ba kung ating babasahin, personal ang aking pagsasalin sa dahilan at proseso. At sa original ito ay personal ang aking pagsasalin noon pa at hanggang ngayon sa dahilan sa at sa proseso. Mapapansin natin na hindi naman nababago ang kahulugan o hindi naman nababago ang mensahe ng isang parirala. Ano man ang sabihin ng iba, kung gusto ko ang isang akda,
tatlong tuldok, yung tinatawag natin ellipsis, isinasalin ko at sa paraang gusto ko. Tingnan naman natin sa original. Ito yung original na pangungusa ay na parirala. Ano man ang sabihin ng iba, kung gusto ko ang akda, isang akda, isinasalin ko. Tinatanggal na yung kanino mang akda. At di ba mapapansin natin, hindi naman nababago ang kahulugan. Ngunit kung tatanggalin natin ang mga salita o mga parirala sa loob ng isang akda, kailangan gagamitin natin ng ellipsis. At nangangahulugan din ang isang ellipsis na ito ay kinuha mula rin sa isang akda. Na iniintindihan ba? Hello, magandang hapon. Naiintindihan ba? Opo. Opo. Isa na lang po yata ang... Naiintindihan ba? Opo, Ginoo. Opo. Mag-usay. Opo nga. Nagkaroon din ng apat na tuldok sa kaso ng tinanggal na unang bahagi ng pangungusap. Ngunit, nakadikit ang ikaapat na tuldok sa kusunod na salita na kailangang simulan sa malaking titik kung isang pangungusap ang sumusunod sa ellipsis. Maaari ding lagyan ng panaklaw ang isinamalaking titik kung ipahiwatig na maliit na titik ito sa orihinal na pangungusap. Ito po yung orihinal na pangungusap. Personal ang aking pagsasalin. Ito po makikita naman natin. Maaari mo bang basahin, binibining Acevedo Liza, yung orihinal na pangungusap po ito? Personal ang aking pagsasalin noon pa at hanggang ngayon sa dahilan at sa proseso. Ano man ang sabihin ng iba, kung gusto ko ang isang akda, nino mang akda, sinasalin ko at sa paraang gusto ko. O sa paggamit ng ellipsis, mapapansin natin na tinanggal na yung salitang noon pa at hanggang ngayon. Hindi naman nababago ang salita, personal ang aking pagsasalin, sa dahilan at proseso. Makikita natin na apat na tuldok na sapagkat tinatanggal naman natin yung anuman ang sabihin ng iba dahil sa dahilan at proseso, ito ay isang pangungusap simula sa personal ang aking pagsasalin. Isa kasi ito, ginamitan kasi ng bantas, ngunit isa lang itong pangungusap mula sa personal ang aking pagsasalin hanggang sa dahilan at proseso. Kaya nagiging apat na tuldok na, pero ito yung ellipsis, ito yung tuldok. At mapapansin din natin na isinamalaking titik ng isang titik. Mapapansin natin dito na kung gusto ko ang isang akda, mapapansin itong ginamita natin ng panaklaw na ang titik K na maliit ay naging malaki na. Kung gusto ko ang isang isda, ang isang akda, isinasalin ko at sa paraang gusto ko. Ganun lang kasimple kung ang kasunod kasi dahil kuwit kasi ang gamit dito dahil nagtapos isang pangungusap kasi dito kailangan malaki na yung paggamit natin at gagamitin lang natin ng bantas na panaklaw na nagpapahiwatig na ito ay mula sa maliit na titik. Ganun din sa dalang ellipsis ay bahagi ng tuldok. Pagkuha rin ng mga pahayag mula sa isang akda, halimbawa kasi ito of course nakakaya ng F sa CP. Ang unang parirala kasi dito, makikita na sa ibabaw, ay ito ay kinuha mula sa isang akda. Ginagamitan natin ng mga tuldok na nagpapahiwatig na ito ay hindi mo original na gawa, kundi ito ay kinopya mo lang sa isang akda. Mahigit isang bantas. Malimit maganap ang magasunod na dalawang bantas sa kaso ng panipi. Gatlang M, yung tinatawag na gatlang M, kinakain na ito ni Binibining Asarcon, ito yung mahaba na M dash. Kaya tinatawag, isa rin itong trivia para sa lahat, tandaan natin na yung M dahil yung dash natin ay kasing haba ng titik na M. Kaya ang gatlang M ay medyo mataas sa gatlang N dahil
hanggat lang N ay maliit kasi yung sa, di ba yung titik na N, maliit yung kanyang ganito, kapapansin natin. Panaklong at panaklaw. Kasama ng mga tuldok, kuwit, tutuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Natalakay na ang maraming ganitong kaso sa nakaraang mga tuntunin. Pangwakas sa tagubilin, isa lamang ang tuldok na kailangan para magwakas ang isang pangungusap. Kung may pahayag na may tuldok at sinundan ng kuwit, kapwa isulat ang tuldok at ang kuwit. Mapapansin natin sa halimbawa, lilibot si RR. Si RR ay isang ngalang pantangi sa US. Ang US kasi ay isang dinaglat o acronym ng salitang United States, kaya ginagamitan natin ang tuldok at ginagamitan natin ang kuwit dahil iba naman ang yung Britannia ay yung Brit, tuldok, kuwit naman at ita. Ito rin tandaan din natin sa isang font sa mga bantas. Lahat ng bantas ay kailangang gamitin ng isang font. Ito man ay maging Romano o Italico na ito yung kanina o yung tinatawag natin M dash. Nakatulad ng nakapaligid na teksto maliban sa bantas na kasama ng pamagat o ng isang payag na padamdam na naiba ang font. Sinasabi rito na dapat yung isang bantas na gagamit, yung mga bantas natin gagamitin ay nasa font lamang na Romano o Italico. Ngunit maliban sa bantas na kasama sa pamagat. Dahil may mga pamagat kasi sa isang akda na gumagamit ng mga bantas. Halimbawa ng isang editorial na tungkol sa pagtanggal ng wikang Filipino, maaaring yung pamagat na hindi pa hinog CHED o yung ginagamitan natin ng isang bantas na tandang pananong. Maaaring yung hindi na yung nakarumano, italiko yung bantas na nasa pamagat. Ngayon ay dumako naman tayo sa Unicode ng bantas. Ang Unicode ng bantas, ito yung tinatawag na universal na sistema ng pagsasakudigo para sa bawat karakter na matatagpuan sa computer. Ito ang standardisadong identidad na numeriko o numeric identity ng bawat titik, simbolo at bantas na ginagamit sa computer o word processor. Makatutulong ang pagtukoy sa Unicode ng mga bantas upang mas mapadali ang pagiging standardisado ng mga anyo at forma ng mga bantas na ginagamit. Sa susunod na slide, makikita po natin yung mga iba't ibang klase ng bantas at ang kanyang kinakatawan. Ito po. Mapapansin natin na ang simbolo ng isang tuldok ay yung maliit na tuldok. Ito po yung Unicode number niya sa computer at yung shortcut K ay makikita sa keyboard. Gituldok, malaking tuldok, kuwit, o yung kinatawag natin na kama, pananong, sa ginagamit natin ang pananong sa pangungusap na nagsasadaad ng panong, padamdam na nagsasaad ng bugso ng damdamin, tuldok kuwit, tutuldok, piniping isahan, o yung isang yung tinatawag natin na quotation mark, single quotation mark lamang. At yung paniping dalawahan, ito yung tinatawag natin na double quotation mark. Yung gitling, yung sinasabi ko na nga kanina, na yung maliit na ito po yung gitling. Gatlang N. Napapansin natin sa chart na yung gatlang N ay kasing laki rin ng titik na N. At yung gatlang M ay kasing laki rin ng titik na M. Yung gatlang M kasi ay kadalasan kasi yung paggamit ng gatlang M, ito yung binibigyan nating diin ang isang salita sa isang pangungusap o yung isang mensahe sa isang pangungusap. Yung panaklong, yung tinatawag natin na parenthesis, yung kudlit para sa konstruksyon ng mga salita at pagtanggal ng mga salita, pagpapaikli ng mga salita. Yung panaklaw, maaari din gamitin ng panaklaw sa ellipsis, yung pagpapalaki natin ng mga titik, maaaring din gamitin ito sa agham at matematika. Sa para sa mga subset, set, ito yung panaklaw. Yung pahilig naman, yung kinatawag natin na kinakatawan yung o at per at kada.
maaaring din ginagamit ito sa mga taon, sa pagsulat ng mga buwan, taon, at yung ellipsis, yung tatlong tuldok, sa pagtanggal ng mga, sa pagkaltas ng mga maaaring salita o pangungusap na hindi nababago ang kanyang kahulugan. Ito po yung mga Unicode number niya sa makikita natin sa computer. Ito po yung shortcut K. Napakahalaga nating alam yung paggamit nito ng mga bantas dahil particular na sa atin dahil mga nagpapakadalubhasa tayo sa wikat panitikang Filipino, kailangan alam natin ang paggamit nito. Kailangan kailangan tama yung mga paggamit natin sa pagsusulat ng mga iba't ibang akda, o kaya kailangan malaman natin ang mga bantas, ang pagwastong gamit ng bantas. May katanungan ako rito. Maaaring niyong i-on lang o yan mute yung mikropono niyo kung nais niyong sagutan ang katanungan. Sa tingin niyo, bakit mahalagang alam natin ang wastong gamit ng isang particular na bantas? Sa tingin niyo, bakit daw mahalaga ang wastong gamit ng isang particular na bantas kapag tayo ay nagsusulat? Dahil wala namang problema ang sa pagsasalita natin, hindi naman nila alam dahil yung magsasalita tayo, hindi naman nabago yung kahulugan kung sinasabi o sinasalindila natin yung salita. Ngunit kapag tayo ay nagsusulat, di ba, naiiba yung kahulugan. Sa tingin niyo, baka may iba pa kayong ideya kung bakit mahalagang alam natin ang wastong gamit ng isang particular na bantas sa pagsusulat. Kung wala ay magtatawag ako ng mga pangalan. At tanda ninyo ha, isa itong bibigyan namin ng puntos ang mga nakipag-participate, sumagot sa oral sa araw na ito mula kaninang umaga. May puntos po kung sino yung sumagot. Paalala lang po, wala naman pong maling opinion. Basta yung opinion natin ay nakasandig sa katanungan. Wala, magtatawag ako. Inasa po, Ginoo. Sino po yon? Inasa po. Si Linasa. O binibining Linasa? Sa tingin mo, bakit mahalagang alam natin ang wastong gamit ng isang particular na bantas? Para po sa akin, kailangan po alam natin kung paano gamitin po ang wasto ang bantas. Kasi po, kumbaga, example po, kapag po ikaw ay nagtatanong, alam po kasi nila na ikaw ang nagtatanong kung ang gagamitin mo po ay yung tandang pananong. At kung ikaw po ay yung may natatakot or may nararamdaman po, alam po nila kung ano yung nararamdaman pag ang gamitin mo po ay yung padamdam po. Maraming salamat po. Okay, mahusay. Tama yung sagot ni Binibining Linasa na kailangan gusto yung gamit natin ng isang particular na bantas upang malaman natin kung ano yung nais ipahiwatig ng isang tao, kung nagtatanong ba siya o kung yung may bugso ba siya ng damdamin. May magbabahagi pa ba? Ka-major, may magbabahagi pa ba? Okay, magtatawag na lang ako. Si Ginoong Aporbo Sherwin, narito ba si Ginoong Aporbo Sherwin? Magandang hapon po, Ginoong Sherwin. Si
Binibining Acevedo Liza. Mari ka bang magbahagi ng inyong kalaman kung bakit mahalagang alam natin ang wastong gamit na isang partikular na bantas? Wala? Tikong po. Sino po yon? Tikong. Binibining Tikong, maaari ka, ng sumagot? Apo. Mahalagang gamitin ang isang particular na bantas sapagkat ito ay nakatutulong upang mas lubos nating maintindihan ang mga pahayag o pangungusap na ating binabasa. Sa pamamagitan ng bantas ay napapalinaw ang mga nais ipahayag sa pangungusap at talata. Yun lang po. Napakahusay! Sa pamamagitan ng bantas ay napapalinaw natin ang mensahe na ating gustong iparating. Tama si Binibining Tikong. Partikular na sa pagsusulat yung binibigyan niyang diin. Na ang wastong gamit ng bantas ay napapalinaw nito kung ano yung mensahe ng inyong isinusulat. Muli bago magtapos ang aking talakayan ngayong hapon na ito, ay mag-iwan ako ng isang katagang mag-ingat sa paggamit ng bantas dahil kung hindi, magriresulta ito sa di pagkakaunawaan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig, naway may natutuhan kayo sa ating talakayan ngayon tungkol sa mga bantas mula kaninang umaga hanggang sa aking paksa. Maraming salamat po. Nagtaas ng kamay si Binibining Acevedo. Oh. Binibining Acevedo? Since na po Ginoo, naghang po kasi yung cellphone ko. May ibabahagi ka ba? Wala po Ginoo, naano ko lang kasi naghang po yung cellphone ko. Okay po. Baka may katanungan pa po kayo mula sa unang tagapanayam natin kanina hanggang ngayong hapon, maaari na po kayong magtanong. Kung wala na, ay inaanyayahan ko po si Binibining Edma Rose Pedra Blanca para sa pag-awad ng mga sertipiko para sa ating mga tagapanayam. Okay, muli tinatawagan ko po si Binibining Edma Rose Pedra Blanca para sa pag-awad ng mga sertipiko para sa tagapanayam natin ngayong hapon. Po si Ginoong Jonathan Miguel Ezerizari, Pangulo ng Filipino Club, para sa pag-awad ng sertipiko sa ating mga tagapanayam ngayong hapon. Magandang hapon sa lahat. Babasahin ko muna ang nakasaad sa sertipiko. Republic of the Philippines, Surigao del Sur State University, Cantilan Campus, Cantilan, Surigao del Sur, Department of General Teacher Training, sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay
Binibining Ara o Azarcon bilang pagkilala sa kanyang mga mahahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang Webinar 2021 na may tema pagmatutunin pagbay sa Filipino ba mga video ng mula na ginanap sa araw ng Nobyembre 6, 2021 nilagdaan nina Binibining ay sa Dicamar ang ating tagapayo Dr. Teresa A. Alas ang ating department chair at Ginang Mirna S. Loren ang ating OSAS head. Katulad na sertipiko ay ginagawa kay Ginoong M. Maraming salamat po, Ginoong Jonathan Miguel B. Rizari. At dito po nagtatapos ang ating talakayan hinggil sa mga bantas na may... At dito po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito tungkol sa mga wastong gamit ng bantas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngunit bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po ang lahat. Napaki-on po ng inyong camera para po sa documentation. At isesend po ni Ginoong Jonathan Rizari ang mahabang pasulit para sa hapon na ito na makikita natin sa Google Meet. Ang pasulit po ay binubuo ng multiple choice po na 50 puntos ang kabuuan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inanyayahan ko po na pakiuna po yung mga kamera ninyo para po sa dokumentasyon sa araw na ito. Paki-off, Brian, ang screen mo, yung nakashare na screen. Okay, ikaw na, Brian, ang mag-screen siya tapos isend mo sa akin yung mga picture. One, two, smile po kayo. One, two. Okay na po. Muli, maraming po salamat sa pagdalo ninyo sa ikatlong linggo ng ating Wikarunungan 2021 na may... na may temang pagdalumat sa mga tungtuning pagbabaybay sa wikang Filipino, bayanihan ng mga Filipino Midyor sa pagpalambo ng kalamang pangwika. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyo, Brian, sa mga tagapanayam. Nandito ba sila, Tare, at saka si Mantika? Nandito pa po, Binibini. Okay, maraming salamat sa inyong lima. Okay, para sa mga first year, last na po sa susunod na Sabado. Panghuling session na yun siya. Okay, so dadalo pa rin kayo. Required tayo pa rin sa subject natin at saka kay Sir Jed Buhol. Okay, gayon din kay Rizare. Maraming salamat, Rizare, sa walang sawang suporta mo. Okay, every Saturday talaga ito. But last na sa susunod na Saturday. Okay, so yung mga nag-participate, Brian, attendance, paki-send na lang sa akin, ha? Opo, Binibini. Okay, salamat oras ninyo. Lang anuman po, Binibini. Opo. Yung video ng session sa morning, ina-upload na ni Ma'am sa YouTube account natin. So isusunod na ni Ma'am itong itong panghapon na session. Okay, muli first year, maraming salamat sa oras. Sagutan niyo po yung Google Form, tapos Brian, yung Google Form nga pala, huwag isasara agad kasi may ilan sa mga estudyante na
mahina yung signal nila. Baka mamayang gabi pa nila magkasagutan. Opo, Binibini. Sige. Okay, maraming salamat po. Opo, maraming salamat din.